Hello guys! Paano nga ba mag-change status sa SSS from employed to voluntary? Yan ang ituturo ko sa inyo ngayon sa aking video. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga videos ko. Start na po tayo. So bago tayo makapag-change status sa SSS from employed to voluntary, ang una nating gagawin ay ang mag-generate ng Payment Reference Number or PRN as a voluntary member. So punta na tayo kay Google. I-search lang po natin dito ang SSS Online at i-click po itong Member Login. I-input lang po natin dito ang user ID at password para makapag-sign in. Kapag nakapag-sign in na po tayo, ay madadirect na po tayo dito sa home ng my.sss portal. I-click lang po natin ang Payment Reference Number or PRN. I-click ang Contributions. At i-click ang Generate PRN. Ayan, dito na tayo makakapag-generate ng PRN. So, fill out lang natin yung mga details dito. So, sa membership type, piliin lang po natin kung voluntary or OFW. Ayan, voluntary. Tapos, sa applicable period, yung month kung anong buwan yung babayaran mong contribution. So, for example, ilalagay natin dyan, from November 2022. So, i-select lang natin. November 2022 to November 2022 rin. Tapos sa contribution, select lang natin yung premium kung magkano yung babayaran nating contribution. Ayan, select lang natin. Iba-iba yung amount. Depende po sa inyo kung magkano yung sa kakayanan nyo or amount na gusto nyo pong bayaran. So, for example, pipiliin ko yung pinakamababang amount, which is 390. So, select ko yung 390. Ayan, so automatic lalabas yung total amount na 390. So, pagkatapos natin mag-fill out na yan, pwede na nating i-submit yung request. I-click lang po natin itong submit request. Ayan. I-double check lang po natin yung details. Tapos, pwede na po natin i-click yung OK. Ayan, na-generate na po natin ang ating Payment Reference Number or PRN. Makikita na po natin dito yung number, reference number. Ayan, membership type, naka-voluntary. Then yung applicable period, amount, at saka yung due date po nito. So, pwede na po natin siyang bayaran. So, ayun guys, once na nabayaran natin yung ating contribution, automatic na machi-change na po ang inyong SSS status from employed to voluntary. Yun lamang po. Sana natulungan ko kayo kung paano mag-change
ng SSS status from employed to voluntary. Thank you for watching!